Kamusta po kayo? Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Yesha Keiko and welcome to my channel. So ngayon po nandito po tayo ngayon sa may tabi ng dalampasigan ng Manila Bay. And time check 7 AM. Thanks God, napaka-aliwalas po ng ating panahon ngayon. Napakakalmado ng ating dagat at napakaganda po ng ating ulap ngayon. And araw po ng Linggo, marami pong naglalakad-lakad dito at nagumagawa po ng mga recreational activities tulad ng alam po ng mga pagbabike, jogging, and zumba. So, kaya nga po napadpad dito para kamustahin natin at pasyalan natin ang karagatan, lalong-lalo na po ang Manila Bay White Sand. Ano na kaya ang lagay nito, guys? Two days after ng bagyong Ulysses. So, tara guys, samahan niyo ako! Ilan sa takaw pansin na recreational activities dito sa Manila Bay ay ang fishing using fishing hook. Mukhang hindi naman sila mga fishermen, ginagawa na lang na libangan yan guys kasi napaka-fresh ng hangin at ang linaw ng tubig dito. Unti-unti na nga bumabalik ang biodiversity dito sa Manila Bay. Actually, gusto ko rin itry yan pero I'm not good into fishing eh. Kadalasan, ako ang nahuhuli. May ganon, oh Char! God. Ang hindi makaget sa before. Joke lang, guys. Imagine, in just 1 to 2 days after the typhoon Ulysses, napakalinis na agad ng sidewalk. Dumarami na naman ang namamasyal. As if walang nangyaring bagyo. Talaga namang nagiging paboritong lugar pasyalan na ito to unwind para sa mga Manilenyo. Ang ganda ng tanawin at ang simoy ng hangin. Ooh, napaka-fresh, nakaka-relax, at di masyadong nakakapagod maglakad-lakad dito. Sa mga mahihilig naman na magbisikleta, mayroon red mobile truck na nakapark dito na pwedeng hiraman ng bike for free. Project po yan ng MMDA o taray, diba? Another tip yan, huwag kalimutan na isuot ang protective gear para pag na-fall ka, huwag kang mag-expect na may sasalo sa'yo. Char! Expect ka, girl! Sa ditalayuan ay natanaw ko kagad ang iba't ibang recreational activities. May mga nag-yoga at nag-exercise. Habang sa kalapit nito, tila may mga vendors na nagtitinda ng pang-sportswear. Last time na pumunta ko dito guys, wala pa yan. Ngayon ko lang napansin. Hindi ko alam kung yan ay pay permit. Knowing your Maisco Moreno, gusto niya na sa ayos sa mga vendors. Especially yung mga nasa pavement. Well, siguro, hindi lang napapansin. Not so sure about it. Kasi katatapos lang ng typhoon, marami pa sigurong inaasikaso. Ito naman guys ang dahilan kaya meron tayong ine-enjoy na malinis at preskong hangin sa dalampasigan. Dahil na rin yan sa sipag ng ating mga manggagawang DPS sa pakikipagtulungan sa ating pamahalan ng lokal ng Maynila. Araw-araw nilang nililinis ang paligid ng ating Manila Bay. Lalong-lalo na sa mga lugar kung saan madalas na papadpad ang mga basura sa dalampasigan. Tulad na nga lang ngayon, linilinis na naman nila yung dalampasigan na malapit sa Manila Yacht Club na noong nagdaang linggo bago ang Ulysses, marami ang nagsisipagliguan dyan dahil malinaw na ang tubig at laging nalilinis. So sa ating mga turista at mga lokal na namamasyal dito, paalala lang po, itapon ang ating mga kalat sa tamang lalagyan. Don't want to mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. Sa banda rito guys, ay may mga grupo ng mga pulis na nagbabantay. Ooh.
poging instructor. Hala sige, Campbell, to the left, to the right. Oops! Show your muscles, guys. Wag mahiya. Go, go, go. Okay lang yan. Enjoy! Please just say it real. More than just a thrill. Not just in it for the thrill. I'm in it for the love. Cause love it needs to touch it. You're pressing on my body. Babe, let me tell you something. I'm in it for the love. Cause love it needs to touch it. You're pressing on my body. Babe, let me tell you something. I'm in it for the love. I'm in it for the love. Ayan guys, nininis at inaayos po ng mga taga DPO Manila yung mga halaman na nasanta ng bagyong Olises. So yan guys, maglalakad-lakad tayo para makita natin ang lagay ng tubig dito sa may tabi ng Manila Bay. Ayan guys, bumaba na ako dito sa may mga batuhan para matignan natin kung may mga nakasingit na mga basura. Ayan. So far, wala naman po mga nakasingit na basura. Ayan, maliliit na basura. Ayun, may crabs dun. Ayun. Oh no! Run. Ano ba yan? Umalis? Nakakasa? Parang love, kapag nahanap mo na, nawawala. Char! My forever! Gaya ng inaasahan, kapag may bagyo ay pinapadpad at binabalik ng alon ang mga basurang itinapon natin sa dagat. So totoo yung kasabihan na basurang itinapon mo ay babalik din sa'yo. Maaaring kayo ay nagtataka kung bakit kahit anong linis sa Manila Bay ay may mga napapadpad pa rin mga basura. Kasi hindi naman yan galing lahat sa Manila Bay. Maaaring galing pa yan sa mga karatig na lungsod at probinsya na konektado sa ating dagat. Sa pag-akyat ko sa footbridge ay para ako nang lumo sa akin na saksihan. Grabe ang nangyari sa White Sand. May mga ilang parte ang na-wash out at mga basurang tumambad sa akin. At mapapansin din na bakas ang kalungkutan sa mga mukha ng mga nakasaksi. Ang pumasok sa isip ko ng panahon na yon ay tila paghihina dahil para sa akin at sa ibang Manilenyo. Ang Manila Bay White Sand ay simbolo ng bagong Maynila na maganda, maayos at malinis na kapaligiran. Pero para sa akin, hindi ako nawawala ng pag-asa dahil hindi pa ito ang pagtatapos ng ating pangarap para sa Maynila. Nagsisimula pa lang tayo. Sana huwag tayong patuloy na mawalan ng pag-asa. Ang mga mukha ng mga taong namamasyal sa mga dinaraanan ko kanina ay nagpapakita na ang Manila Bay ay may malaking bahagi sa pananaw ng mga Manilenyo. Kung may mga ilang nangungutya sa proyektong ito, ay mas marami naman ang nakikita ko mas natutuwa at nakikinabang na ordinaryong mamamayan sa proyektong ito. Sana'y itigil na ang pagtuligsa na may halong political agenda. Sa halip ay tumulong na lang sa ikauunlad ng Maynila. Huwag niyo sanang gamitin ang ganitong pangyayaring ito para sa pansariling interes. Paring lumilipad at kahit di nila alam kung saan sila mapupadpad. Isa lang ang kasiguruhan, sila ay nagkakaisa at sama-sama sa kanilang paglalakbay. Ang pangyayari ito dulot ng dilobyong bagyo sa Manila Bay ay isa lang pagsubok, katulad ng isang bihas sa pag-aaral. Ano ang paghahanda ay may mga bagay na hindi kontrol ng ating kakayahan. Ang paninisi, paninira at panunumbat ay isang kahinaan.
samantalang ang pang-uunawa at pagkakaisa ay isang kalakasan. Muli ako po si Yesha Kiko ay nagpapaalala na sa oras ng sakuna ay maging alerto at handa. Magdasal at mag-ingat po ang lahat. Sana nag-enjoy kayo sa inyong panonood at isubscribe niyo ang channel ko and don't forget to press the notification bell and select all para lagi kayong updated sa mga upcoming videos ko. If you like it, give me a thumbs up and share. And don't forget to comment down for any suggestions. Again, maraming salamat po and see you in my next vlog. Bye-bye!